ay, nagpapakatapang ako para sa'yo. Para sa atin. Dahil mahal kita. Wow! Wow! Sana ikaw rin. Saan ko din mahal. Beshi, tuloy na po natin itong part 2 ng ating vlog sa pagkakataon pong ito. Ito na yung tempo na ako po ay nagpaalam sa aking mga magulang at si Madam naman ay sinamahan ko doon sa kanyang mga anak. Sige, panoorin natin ang palabas para mabigyan natin ng reaction. Sige, play natin. Mahal, naging nangati siya. Naiyak naman ako man sa mga anong yan. Grabe naman. Grabe, ito yung scenario mga beshi na talagang na-hot-sit ako dito sa mga anak ni Lorne, Madam Lorne. Talagang pinagtulungan ako ng anim eh. Diba? Talagang galit na galit sa akin ng mga anak nito. Pero yung dalawa hindi. Yung dalawang bunso, nakatanga lang sila. Kaya maliliit pa sila. Pero, tinan nyo mga besya talaga. Siyempre, hindi naman maiwasan na hindi maniwala ang mga anak. Dahil siyempre, dahil nga si Mrs. is may edad na. Marami kasing mga scenario na talagang hindi matanggap ng ibang mga tao. Kahit mga anak ni Madam Lorna, na hindi sila makapaniwala na ang alam kasi nila is kaibigan lang talaga yung aming turingan ni Madam Lorna. Kasi nga, doon nga sa previous na palabas, is nakakasama ko na yung mga anak ni Madam Lorna noon. Pero bilang ano lang, bilang kaibigan, bilang trabahador. Kaya naman kapag may kailangan sila sa computer, mga ganyan. Ako yung nakakatulong nila para doon sa mga bagay-bagay. Ngayon, yung pumunta kami ng isang gabi para kausapin yung mga anak ni Madam Lorna. Yun na. Talagang hindi na sila makapaniwala na ano ito? Ano meron dito, mahal? Kasi hindi naman nila alam na may relasyon tayo. Kasi ayaw ko nga rin sabihin. Kaya ito na yung pagpapahayag sa kanyang mga anak. Ang mga linyahan ko pang nasasabi dun. Kung hindi ko kayo makobinse sa sinasabi ko, patutunayan ko na lang sa gawa na mahal ko ang nanay niyo. Diba? Yun yung ano. Talagang umalis ako dun talaga na hindi ko talaga sila hindi ko sila ma-convince eh. Kasi nga syempre normal naman yun, di ba mahal? Ngayon, pagdating naman sa mga magulang ko, talagang ano rin, ang talagang number one talaga na ayaw pumayag yung nanay ko eh. Yun mismo yung sinabi ni Miss Lovely, no? Na bakit siya pa? Ang dami namang bata dyan. Bakit si Lord na pa? Pero sabi ko sa doon sa lingwahe na yun, tamang, yun yung talagang sinabi ko. Ma, hindi naman kayo ang makikisama. Ako naman ang makikisama. Pasya ko naman ito. Kaya pabayaan niyo na po ako sa pasya. Mahal ko si Lorna. Ganyan katapang asawa. Kasi dapat talaga mga beshi, kayong dalawa, nakakaunawaan, talagang kayo sa isa't isa, talagang totoo ang inyong nararamdaman. Dapat pati sa ibang mga tao at malapit sa inyong mga buhay, dapat malakas din ang loob ninyo na sabihin na
ito ang asawa ko. Oh. Di ba? Yun dapat, mga beshi. Kaya nyo ba yun sabihin na sa buong mundo na ito ang asawa ko? Oh. Kahit na malayo ang age namin, kahit na sabihin na natin na yung iba na may kapansanan, o kaya naman eh, hindi kagandahan ng physical na anyo, pero dahil sa tunay kayong nagmamahal, ipagsisigawan mo sa buong mundo na itong ipapakilala ko sa inyo, ito yung pinakamamahal kong dapat kong ibigin habang buhay. Di ba, mga beshi? Kaya yun po yung pinaka ano namin ni wife Lorna. Mahal. Mahal. Kaya, from madam to mahal. From madam to mahal. Kaya yan po yung ito yung grabe. Ano ba yung mga linyaan, ma? Yung puso, hindi tumatanda. Mm-hmm. Yan yung mga dun sa previous comment eh. Talagang yun yung nagmarka eh. Talagang na-touch ang mga televiewers na talagang tumutulo ang luha ng mga pero si Madam Lorna, marami na niyang beses na panood ito. Siguro 100 times na. Grabe siya. Pero ito naman, mga beshi, talagang napapaluha pa rin si wifey Lorna. Dahil talagang na-touch, talagang na-touch ng MMK yung puso ng mga televiewers. Mm-hmm. Ang ganda ng pagkagawa. Napakaganda ng pagkakagawa, mga beshi. Kahit kami, bagamat ako, hindi ako masyadong talagang hindi naman maano yung luha ko pero talagang pagka yung unang napanood ko to pangalawa ay, talagang yeah. Grabe mga beshi parang pinipigilan ko lang eh pero si Madam Lorna talagang lalo na una naiyak oh yung una yung ipapakita ko sa inyo yung unang-unang ano, na videohan ko yung na-capture ko yun eh at talagang grabe iyak na iyak si Madam Lorna noon. Yan, tuloy natin mga beshi. Ano na po ang susunod na kabanata? Talaga bang pinakasalan ni Danny si Lorna? Oh, sige nga. Kasi maraming mga judgmental, di ba? Na totoo ba kaya yun na pinakasalan? Sige, panoorin natin. Ayan, mga beshi, napanood niyo ba? Yung patay sindi. Ayan, mga beshi, talagang ano yun, nangyari talaga yun. Na kapag maglalabing-labing kami ni Wifey Lorna, pampasira ng momentum yung iihi siya. Lagi na lang iihi ako. Tapos gusto niya nakapatay ila. Kasi siyempre, ako naman gusto ko nakikita ko si Madam Lorna. Wow. Gusto ko nakikita kita. Wow. Nako-conscious ako. Wala kang dapat kaya. Oh, yan mga besya. Totoo yan. Yan yung mga eksinahan ni Madam Lorna. Tapos, pag hindi naman sa shopping namin, maraming beses na yung mga first year, second year, third year, habang nag-shopping kami sa mga mall, yung mga talaga mga sales lady, tatarawin si ano, kano-ano nyo po yan? Ako naman, syempre, bilang proud hubby, proud husband ako kay Madam Lorna, talaga sinasabi ko na, saan ko siya? Diba? Saan ko siya? Wife ko siya. Okay. Ah, mayroon pang instance na ano, ito yung nasa loob ng ano, na ikaw nang bibihis. Oo naman. May bading na salesman. Sabi niya sa akin, eh kasi nga, pinahawakan mo sa akin yung damit. Inaalalayan kita habang nagbibihis ka doon sa ano. Sabi sa akin, ano niyo po siya? Sabi niya gano'n. Bading yun. May pagkabading. Sabi ko, wag akong tanungin mo. Paglabas niya, siya na lang tanungin mo kung ano ko siya. Ganun ang sagot ko. Hindi ko sinabi asawa ko niya. Siya na lang tanungin mo kung ano. Okay, di ba tinanong siya? Paglabas sir, eh. Ano niyo po siya? Talagang, gaganin ko pa si Manuel. Bakit? Asawa ko siya.
May problema? Oh, yeah. Yan yung mga ganun, di ba? Kasi syempre, ako, normal lang naman yung, syempre, normal naman na magtanong sila eh. Kasi nga, hindi naman kasi normal sa kanila na ang sweet-sweet parang magnanay, pero yung nalaman nilang mag-asawa, at tumutupi eh. Di ba? Syempre, nahihiya rin sila. Pero para walang hard feeling. Pero sa amin, ni Madam Lorna, sanay na kami na, laging ganun eh. Kaya nga, okay. At saka, no, yun naman nagtanong na ano, mas okay yun sa iba, mm-hmm. yung nagtanong, ano nyo po siya? Hindi meron iba na biglang sabi, nanay mo? Mm-hmm. O yun. At least yung isang salesman na yun, nagtanong siya, ano nyo po siya? At least, meron pang respeto. Mm-hmm. Hindi katulad ng may mga ibang tao dyan na tanong, nanay mo? Mm-hmm. Lola mo? Oh, lola mo? Mm-hmm. Hindi man sila magsisantabi, ano yun po siya? Parang ang tatanong, mag-ano po kayo? Oh, di ba mas maganda-gandang tinatanong? O kaysa namang, at least merong konti. Kaya dapat yung mga buzzer na ano yan, mga ano, dapat alam nyo rin yung etiquette sa pagtatanong. Yes. Kung yung tanong na hindi makakasakit ng damdamin. Bagamat may mga ano talaga na yung kanilang mga bulas ng pananalita eh. Sarcastic. Kaya, yun yung, sa bagay, kami naman, hindi naman ako, ano doon eh, parang immune na ako eh, doon sa mga ganun mga senaryo. Kaya kapag ka, may mga event, ang ginagawa ko na para maiwasan na yung masaktan pa yung damdamin na nanay mo, lola mo, ako na mismo ang nagpipresenta sa asawa ko na ito pala ang aking asawa, si wife Lorna or si Ina, Ma'am Lorna. Inintroduce mo na ako agad. Oh, kasi para at least maiwasan na yung ano mo siya. Siya na mismo. Kaya pag sinabi ko, siya nga pala ang aking asawa. Titigil na. Yan na yung pinaka. Wala nang tanong. Wala nang tanong-tanong. Kaya yan yun mga beshe. Ayan, payo namin. Kasi meron kasing mga asawa eh. Sabi asawa mo, ayun o. Ayun. Ninunguso yung hindi may pagmalaki eh. Di ba? Ninunguso na lang. Ayun o. Pero tayo, mga isa mga lalo na mga lalaki, mga babae, kung talagang ano, mahal nyo ang isa't isa, walang dapat ikahiya. Di ba? Tama ba? Walang dapat na ikahiya, ano man siya. Ipagmalaki mo sa buong mundo na ito ang asawa ko. Ito yung yes. pinakamamahal ko. Hindi mo ba dapat ngungusuin? Ayun, dapat tukulin mo. Talaga, ito ang asawa ko. Oh, di ba? Oh, di ba? Di ba? Mga ganun eh, mga beshi eh. Sige, tuloy natin para dire-diretso tayo. Ayan, mga beshi. Ay, nakaka-grabe ang mga away-away namin ni Madam Lorna. Pero hindi naman yung ganun, ano? Kumbaga, nagkakasundo rin naman tayo bago magkano ng gabi. Hindi pa naman gabi rin eh. Ah. Tanghali yun eh. Ito naman yun pa rin yung damit niya. Ah, tanghali. Ah, pero yung damit niya, diba? O, hindi siya naligo. tanghali yun natin. Hindi ka ba bauwi sa inyo? O, diba? O, yun. Sa amin kasi ni Wifey Larna, kapag ka meron kami hindi pinagkakasunduan, hindi natatapos ang isang araw na hindi maayos eh. Dapat bago kayo matulog. Sa gabi. Dapat maayos na. Kasi kung palilipasan nyo pa yun ng dalawang isang linggo, hindi maganda eh. Kaya dapat, mga beshi, ang payo po namin sa inyo. Sa bagay, hindi naman talaga, walang mag-asawa na hindi nakaway. Merong hindi walang perfectong mag-asawa. Minsan meron din yung ano, parang pinagtatalunan. Kaya lang dahil pag ang mag-asawa, diba, may takot sa Diyos. Siyempre, pag may takot ka sa Diyos, alam mo yung utos ng Diyos, diba? Kaya ang payo namin, mga beshi, mag-usap tayo ng maayos. Pero minsan may mga tiyempo na may mga tiyempo na may mga salita, much better na maglayo muna. No? Maglayo muna. Pabayaan niyo muna, palipasin niyo muna yung galit. Diba? Ako yun eh. Maganda yun eh. Kasi kapag paraw kayong galit, paraw kayong nagsisigawan, ang mangyayari niya, baka magkasakitan kayo. Kaya mas maganda na iwas muna yung isa. Magpalabig muna.
And then, kasi syempre, mainit eh. Ngayon, once na malamig na, tanong yung ginawa ni Danny at Lorna, na umalis muna. Umalis muna. That's okay, that's okay. Hindi ka umalis, iiwan mo, no? Ano lang naman, magpalamig muna kayo at the same time. Pagka malamig na, maliwanag na ang inyong kaisipan, hindi na masakit ang inyong kalooban, what? Saka kayo mag-usap. At doon kayo na, kasi dapat talaga merong magbababa eh. Hindi pwedeng pareho kayo mataas, mga beshi. Pangit yun eh. Talaga sa mag-asawa talaga, may bababa at bababa. Hindi pwedeng pataas kayo ng pata, parang spaghetti ng spaghetti. Yung mga ganun, dapat talaga may magbababa talaga. Pero syempre, dahil, kaya sabihin mo na ikaw ang may kasalanan, sa Bible nga, di ba? Minsan, kung sino pa yung ginawan ng kasalanan, yung pa yung unang-unang humihingi ng sorry. Di ba? Saka yung sorry naman, hindi naman nakakabawas yun ng pagkatao eh. Tandaan nyo yan, mga beshi. Hindi nasisira yung pagkalalaki mo kapag ka nag-sorry ka sa asawa mo. Hindi yun sign ng kahinaan o hindi yung sign na ano ka, na under ka. Hindi. Yun yung sign na mahal nyo ang isa't isa. Tama ba, mahal? Mm-hmm. Na sorry dahil sa nagawa ko, kasi gawang kita. Sorry, hindi kayo nagkaintindihan. Dapat ang babae naman, ganun din, mag-sorry din. Hindi pwede, hindi. Awa na naman yun. Mm-hmm. Diba? Kaya dapat po, mga besh, yun yung pwede po naming maipayo sa inyo na bilang mag-asawa. Na pagamat kami, bago pa lang naman kami mag-asawa, pero sa nakikita namin, yun yung very effective. Diba, mahal? Yes, mahal. Na, dapat, kasi naman pero madalas ikaw nang aamo sa akin. Yes. Naman talaga, tama naman yun sa video. Na talagang, pasensya ka naman. Madalas, dapat inaan niyo yung likod ng asawa niyo. Oy, diba? Pagka ginaganyan ng likod ng asawa nyo, ang sarap ng pakaramdam. Diba? Ramdam mo mahal na mahal ka ng asawa. Parang gaganin-ganin mo. Siya, sorry mo. Ah, diba? Tapos may peace, dati madalas may peace offering ako. Pagka galing ako trabaho, may dala akong siomay, dala akong siopaw. Pero hindi naman tayo nagkakagalit noon. Sabi, hindi naman kailangan na kaya kami dalang ganun, peace offering, dahil nagkagalit kayo. Uh-huh. Hindi dahil ganun. Pero, ako, nagdadala ako dahil minsan nagugutom ako, kakain ako, tapos naalala ko si Madam Lorna, madala ko siya. Ganun, mga sweet moments. Ay, napaka ano naman, no? Pagka dinalan mo ako noon, parang ang sarap ng pakaramdam. Mm. Kasi ako mga beshi, hindi naman ako practical na tao ko eh. Hindi ako yung mapagbigay ng mga bulaklak, hindi ako ganun eh. Kasi sayang eh, tatatapo lang naman ako. Madalas akong may pasalubong na pagkain, favorite niya, yung pansit, mga ganyan, mga favorite niya. Yung mga prutas, yung mga lanzones, yung kung ano yung favorite na asawa niya, yun yung ibigay niyo sa kanila. Para at least pagka uuwi, kahit pagod na pagod yan, abay, mawawala ang pagod. Grabe, mga beshi. Kaya yan po yung part na yan. Sige, panoorin na natin yung last scene para at least ma-pinpoint na natin. Ayan, mga beshi. Yan po yung love story namin ni wifey Lorna. Yes. Sana ay nagsilbing aral sa ating lahat. Kasi syempre ako natuto rin ako dun sa love story namin ni wifey Lorna. Itong nangyari sa amin, mas lalo ko pang napamahal kay wifey Lorna. Ako rin, lalong napamahal ang asawa ko. Kaya dun sa mga gusto pong mga sumulat kay Ma'am Charo, magano lang po kayo, mag-chat lang po kayo doon sa kanilang FB page, yung MMK Official. Active naman po lagi yung ano nila. Iyan nyo lang po yung story ninyo para at least. O kaya mag-email kayo. Ano naman yung way para kung paano kayo mag-message doon sa yung mga love story or anumang story yan. Basta kapupulutan ng aral, may magandang aral na pwedeng makatulong sa mga tao.
Yan po yung pinakaan natin. Kaya mga beshi, salamat po sa Diyos muli at nabigyan kami ng chance ng ni Madam Lorna at ni Wife Lorna na maipakita namin sa inyo yung aming love story. Sana ang aming pong hiling sa Diyos ay sana tayo pong mga magpa-partner, mga mag-asawa, sana ang aming pong hiling ay tayo po ay samahan ng Diyos sa pagkasama mag-asawa, dahil alam naman natin na mahirap ang buhay mag-asawa. Pero dahil po na tayo na naman po ay humihingi ng tulong sa Diyos, na sana gabayan tayo anumang problema na dumating sa ating buhay, eh lagi tayong samahan ng Diyos. Sabi nga ni Kuya Daniel, huwag tayong hihiling na sana madali lang. Sana ang manapang hilingin natin, sana tulungan kami ng Diyos na yung mahirap na yan magawa namin sa awa at tulong ng Diyos. Yan yung aming may papayo po namin sa inyo. Kasi pagka sinasamahan ng Diyos yung inyong pagkasama, tinan nyo, wala kayong magiging problema. Yung problema na hindi naman mabigat, di ba mahal? Yung problema na kayang-kaya nyo. And then lagi kayong nag-uusap, lagi kayong ginagabayan ng Diyos. Tignan nyo, sasamahan kayo sa inyong paghahanap buhay, sa inyong mga pagkikisama sa kapwa, sa paggawa ninyo. Kaya nga awa ng Diyos, di ba? Marami tayong naipundar, mahal. Dahil sa paghahanap buhay namin sa insurance company, di ba? Binigyan kami ng mga kliyente, ng mga advisor, and then mga projects, ng ganito. Salamat po at binibigyan tayo ng Diyos ng hanap buhay, kakitaan, para at least makapagpatuloy tayo. At the same time, makatulong pa tayo sa ating mga kapwa. Kaya siguro, mga beshi, salamat po, mahal. Kaya, salamat sa Diyos po, at saka hanggang dito na lang, di ba? Hanggang dito muna tayo para sa susunod na vlog. Sana abangan nyo po palagi ang aming mga vlogs. Basta, twice a week po kami magbablog, kung Wednesday man yan o Thursday or Linggo. Lagi po kanyang aabangan. At saka ano, yung mga friends nyo, relative, sana pag-subscribe ninyo sa aming YouTube channel at sa aming FB page. Saka sa Instagram, sa Twitter, saka dun sa mga hindi pa po nakakapanood ng full video, panoorin nyo po sa iWant app. Kaya sa, kung kayo po ay nasa abroad, sa TFC, pero kung hindi nyo makita, paki-PM nyo lang kami dito, mag-comment lang kayo, and then i-message namin sa inyo yung link para at least makapanood po kayo. Napakagandang pelikula, pang pamilya, pang mag-partner, sa mga nagkakalabuan, sa mga naghahanap, or sabihin na natin na mga single dyan, manoorin nyo, napakaganda pong pelikula. At sana ay mag-comment po kayo, ano po ba yung mga naging reaction nyo. Kung maaari nga, gawa kayo ng short video para mapanood din po namin yung inyong mga reaction. Gaya po ng ginawa namin ni Wifey Lorna, na talaga napapaiyak, or ano po ba yung masasabi. Kaya siguro hanggang dito po muna, mga beshi, ang aming reaction vlog sa pagkakataon po ito. Kaya hanggang dito po muna, mga beshi. Ako nga pala si Danny. At ako po si Lorna. Hanggang sa muli po. Bye! Bye! God bless po. God bless.